Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 16, 2022. So namula ng konti yung index natin, negative 0.42%. Pero makita nyo naman doon sa mga small caps at saka mid caps natin, di ba? So majority na po niyan is nagtatalbugan. So nakita ko na sina Merrimart, ito si Converge patuloy na umakyat, si ASN, si Dito nagbi-breakout, yung mga miners natin, si Nickel nag-breakout, ito si FNI, Merrimart, di ba, nabuhay na, tapos si Aldi, pumitik din siya. So, majority na ng mga stocks natin is maganda po yung galawan. So, hopefully nakapwesto na kayo. Kasi nakapumwesto na kanina ulit yung ating mga foreigners. Meron tayong net foreign buying na more than 1.09 billion. Ayan. So, halos 2 to 3 billion na yung nakapwesto na foreigners. Hindi natin masyadong ramdam sa volume nila pero inunti-unti naman nila yung pagpasok po dito sa ating market. So magandang reference yan para magkaroon tayo ng support kahit papano dito sa 6,300 level sakaling magkaroon pa ng additional na pullback yung ating market. So okay, mukhang okay din naman yung ano eh, yung galaw ng US market natin ngayon. So tingnan natin mamaya. Pero di ba nagkaroon sila ng ano ng profit taking na. So mamaya tingnan natin yung pinaka-summary. Tapos medyo nagkaroon ng konting takutan kanina kasi di ba may missile ng ano ng Russia daw na napunta doon sa Poland. So anyway, sabi naman hindi daw directly galing sa kanila 'yon. So anyway, tingnan natin. Kasi escalation ng gera 'yon, di ba? 'Yun yung iniiwasan naman natin. So habang maganda yung market natin, so pwesto na lang tayo dito po sa ating market. So dahil diyan 6392, so good vibes pa rin tayo dito po sa ating market. So nauna si Converge, sabi natin is nag-up siya ng more than 8% ulit. So binabawi na niya yung ano, yung fair value niya. Si Dito, so nag-spike din, si ganyan din si ASN. So okay din yung galaw, FNI, Merrimart. Tech hindi masyadong gumalaw pero ewan ko bakit siya yung pinag-usapan for today's trading naman natin. Okay? So as usual guys, yung ating disclaimer, pakibasa na lang po. Yung ating review is for education purposes lang. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng mga stocks kasi meron pong risk. So ikaw na lang po bahala mag-decide kung ano po yung gusto mong bilhin na stocks natin. And then follow mo ako guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Ba't ba itim yung nakalagay dito? So subscribe ka lang dito and then check mo lang po yung mga uploaded videos na rin. So especially during this time, marami kasing pumipitik na stocks. So yan, di sabay-sabay tayong mag-trade dito sa market natin. Or kung gusto mo, doon sa community natin mismo. So meron po tayo ang mga traders na kasama. So pwede ka mag-join dito sa ating membership button. So kung naka-subscribe ka, maraming salamat po. Paki-like na lang yung videos natin every time na manood ka para i-ano pa ni YouTube natin. Okay? So company reviews, mga sample trades nandiyan, basic indicators. So gamit na gamit, puro uptrend yung mga nakikita natin or breakouts. And then yung fundamentals natin, syempre risk management pa rin, di ba? So check mo na lang yan. Tapos Palawi Trader Crypto ko to is yung ating Playtoring Games. So hindi pa rin tayo makapag-upload pero meron tayong pending na for upload. So follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. So hindi rin ako makapag-post kasi medyo gulong po sa ano sa production namin. Palawi Trader na Facebook page, follow mo na lang ako dito para updated ka sa mga posts natin. Sa Bodega Peak, yung ating pinaka-official na website ng Palawi Trader natin. So check mo lang po yung mga uploaded videos. So sa US market, medyo maganda na rin mag-trade ngayon. So nagtitrade din ako sa US market. So ngayon, kasi medyo maganda. So may mga nakuha na tayo na magandang mga stocks. And then okay naman na yung galaw. So yung mga latest posts natin, medyo kulang sa update. Sa mga side hustles po, so check mo lang yung ating money earners. So sabi nga sa inyo, pinagkabalan ko is website. So namimili tayo and then syempre additional passive income po sa atin yan. So kung gusto mong matutunan, nandiyan po yung mga articles natin. So tingnan natin yung mga na-retweet natin na summary ng ating market. So maganda ituloy yung review natin over the weekends dito sa Blue Chips kasi sila po yung ano, medyo may gana o may trend talaga yung galaw. Yung iba, yung mga small caps natin, nag-start pa lang magkaroon ng kanila mga breakout. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, meron tayong 1.09 billion net foreign buying sa market natin. So good vibes ulit tayo. Mukhang start ng Christmas rally natin. Hopefully, finance, nag-loss siya, negative 1.3%. Hindi masyadong napapansin yung mga bangko natin ngayon, holding firms, nag-profit taking. So ang kumita ngayon is service sector. Sino ba to?
si ICT ba to? O sina sino ba? Si Converge, di ba? Property 0.35%, mining, so medyo malakas din siya. Pumitik ulit si ano, di ba? Pero medyo nauntog yata si ano, si SCC natin. Okay, so yun lang. Tapos ito, merong article dito si Global Ferronickel, net income for the first 9 months, rise daw siya ng 2.13 billion. So andami pa rin pong ano dito ah. So hindi ko na babasahin lahat. I-double check nyo lang po yung mga stocks nyo. Kasi pag may nakita ako na, especially dito kay 2Trade Asia kasi nakasummarize na, so makita mo na kung kumita ba or hindi. Or dun sa Investagrams natin, so meron namang letter E, so click nyo lang yun, then makita nyo yung third quarter earnings po ng ating mga company. So Double Dragon, minus 80%. So ayan, so tingnan nyo na lang kung bumili kayo. Ever, okay naman siya, di ba? 2.89 million. Merrymart, 0.6%. Pero ang third quarter niya, di ba? So pero sumipa siya ngayon. Si Aldi natin, no, minus 62%. So kaya pala medyo sad-sad. So alam na nila. CTS, nag-up siya ngayon. So up by 161% year over year. So, kumita siya, 70.9 million peso. Home, laglag pa rin, minus 59% yung earnings. So check nyo na lang po yung mga funda. Kasi yan yung mga titignan natin pag bumabagsak yung stocks. CEI, minus 24%. STI, STR, 119%. SHNG, 35%. Fruit. So si Fruit is, laki din ng kinita niya. Oh. So anyway, malit nga lang yung value niya pero okay pa rin yung earnings niya, di ba? FLI, minus 37%. CPG, minus 8%. Alco, plus 11%, mga third quarters na yung lumalabas. FPH, positive 14%. Si GMA natin, so ayaw gumalaw, no? Binabantay ko din si GMA, pero mukhang ayaw niya. Di sabi nga ni Ma'am April, di ba? Anong gagawin natin pag ayaw makit ng stocks? CTS Global Equities, so up siya ng 161.4%. Reopen economy po, she's up. S West Bank's Q3 earnings. Si BLL, up siya ng 7%. Si KEP, malaki yung tinaas niya, oh, 400 versus 7 million, di ba? Ang laki niyan. Bloom, 9 months earnings above consensus. BPI trade natin, cash remittance hit USD 2.8 billion. So dadami pa yan, di ba? Kasi padating na, Pasko na naman, di ba? Marami na akong makasama dito. Namimili ng kahon. So pupunin nila yan para sa Christmas. Car sales accelerate 42%, and then DSP maintains cap on credit card deals. Meg launches first residential development. FNI, post higher 9-month net income. Tapos trouble in Elon Musk. So basahin niyo na lang 'to, ni-retweet ko lang kasi binabantayan ko din yung ano, yung progress ng Twitter. The board of PhilInvest, so mamimigay po siya ng dividends. All Home got removed from MSCI Philippines small cap kasi nga medyo ano, tagilid yung earnings natin. So DNL for year 22 earnings expected to exceed for year 18, so o 21 dapat to. Santa Lucia Land, 2.9 billion net income, so okay. Vista Land, 6.7 billion. SWest up by 7%. Merrymart expands wholesale e-commerce platform. Bulacan residential condo from Meg. Preet soon to lease. Preet pala yung ano, yung kay Mr. Villar. CTS, a lot funds for trading or fixed income securities. Tech prefers second tranche CP float. Field rate, so meron po siya ang dividendo. Tapos stockbroker Edward Lee CTS, so kumita nga po siya. Yung mga REITs natin, so pasadayan nyo na lang po. Tapos Merrymart, so flourish in difficult times. Sabi nga, kumita siya, di ba? 9 months, 22 earnings came in well ahead of consensus. Estimates, Credit Suisse cuts senior bank jobs. Ang dami recession sa ano, sa US. Balay ni Prutas, up siya ng 900%. Ayan, laki ng kinita niya. So tapos foreign investment pledges declined 22%. So ang dami. Basahin na lang po natin ito siguro, no? Kasi medyo marami. FNI, ayan, no? So year over year si FNI natin, ano ba to? 9 months o 3 quarter? 40.8% year over year siya. Tapos, yeah, marami lugi sa Bitcoin kasi yung mga brokers natin naglalaglagan. Globe, not interested in GCash. FCG, Figaro, and two other CQ3 reporting extensions naman. Citicore, nabasa natin. Tapos yung US market.
Yung pinaka-summary nila ay so okay pala sila kahapon, no? So lakas nila. Tapos ngayon medyo okay ulit, 'di ba? So tayo nga lang nagkaroon ng pullback, pero tingin naman natin kung ganyan pa rin yung galaw ng US market mamayang gabi, babawi din yung ano, yung mga medyo naglaglagan ng mga blue chips natin for today, kasi medyo marami din. So hindi ko nakuha si ano, hindi ko na, buti na lang hindi ko na ano, na benta si ano SP SMPH kanina, 'di ba? Nagkaroon siya ng ano, biglang drop ng price action. So check niyo na lang po ha, kasi sabi nga ni Ma'am April Tan, during this time na ano, na nagpo-pull back yung mga stocks natin, opportunity to accumulate, kasi nga yung buong market natin is gumagalaw siya upward, hindi downward yung trend niya. So ito yung times na pwede tayo maging ano, bullish sa market daw natin. Okay? So guys, ha, yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide, nahihirapan kayo, ano yung mga bibilin, ano yung mga titrades natin, ano for long-term or short-term investing. So pwede po kayo sumali dito sa ating trading community. So may guides po tayo dito na ginagawa naman at saka trading community. Okay? So check mo na lang po yan. So tingnan natin si 2Trade natin. So refresh ko lang siya. So ayan o, yung makita mo yung chart dito sa bandang kaliwa. So medyo laglag tayo ng umaga pa lang until ano pala o, second half ng trading natin. Tapos pagdating ng closing, pinumba siya kasi merong pumasok na 1.086 billion. So nandiyan na po sila ha. So meron na tayong support sa market. So kaya nga, yung mga bumabagsak na ganito, opportunity sa atin yung mga syempre kung may BP, pag medyo wala na, wala tayong gagawin kundi mag-antay na lang na mag-recover yung mga hawak natin. So medyo maraming mapula for today's trading, pero hinabol siya kasi ni ano eh, ni ASN at saka ni Converge. So ang taas pala ni ASN, no, 8.53%. So kaya nag-trending sila at saka si Converge natin. Ayan. So Service C, tama ba, Converge at saka si ICT, kaya siya yung pinakamataas dito sa service sector at saka sa mining naman is si na SEC natin. Oh, nag-up rin pala si ano. Kaya lang nauntog si ano eh, SEC. Pero sina Nickel, sina FNI, sina Mark, nakita ko nag-akyatan yung ano eh, kanina umaga. So anyway, tignan na lang natin bukas. Hopefully magtuloy yung galaw ng ating market. Ayun o, 51% foreign. So nandyan na po sila. So kung nakapwesto sila, syempre pupwesto din tayo, di ba? Kasi sila po kasi yung ano, nagtutulak ng market. So 49% local participation dito sa ating market. Okay? So tingnan natin yung stats yung sa closing time natin. So ang pinakapanalo ngayon, si LBC, oh, 29.5%. Si LR, bumawi na siya. So congrats doon sa mga nakabili sa 61.8 Fibonacci level natin. ASN at saka Converge, saka si dito. Mga, ito yung mga dating ano, tatlong hari natin, di ba? Dito Converge, ASN, saka si Merrimart pala. So, nung time na kalakasan nila. ASX, nag-up, si Ma, si Mrs. G, ACR, CTS, ayan. So, maganda kasi yung mga earnings. APL, o, nagpaparamdam din. CDC, sino yung mga pullbacks natin? Mga penny stocks, si Green. Ano kaya nangyari dito sa Green natin? Nagulat din ako pagtingin ko kanina. Closing, biglang nag-drop siya ng 7.1%. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya, kung kailan umakit yung market. 7 is 5.09% ang drop. Si pa ba? Si Bloom, nag-drop din siya. Si Medic, si Tugo. Jollibee natin is nagpapasakay. So meron siyang drop na 2% for today's trading natin. Okay? So yun lang muna yung ating mga trending stocks saka yung mga stats ng mga stocks pa natin. So tingnan natin yung ating chart. So okay lang kahit na medyo nagpo-pullback yung market natin kasi mukhang malakas yung support dito sa MA 100, kasi pag tinignan mo po yung ano, yung ating galaw kanina, so nag-drop siya and then binawi siya. So pinaakyat din yung price niya. So and then ang pinakamaganda, syempre meron tayong 1 billion na net foreign buying. So kaya nga ako ha, personally medyo maganda yung sentiment natin talaga sa market. Meron kasi tayong support and then hopefully kung sakali lang magkaroon ng pullback for Thursday and Friday na trading natin, ano ba bukas, Wednesday pa lang, no? Yung ating support dito sa 6,300 is masustain ng ating market kasi meron na tayong net foreign buying naman sa kanya. So okay din yung MACD formation. Okay, so bullish na bullish, nasa rally. Itong CPSE natin, parang yung rally natin dito. Siguro ang babantayan na lang natin, lesson learned, pag nabibreak yung mga rally natin. Okay? So check natin yan overtime naman. Okay? So tingnan natin yung ating US market. So
Nasdaq, medyo okay siya. Dow Futures, okay din. Tapos si S&P 500 natin. So okay din, no? Kagabi, yung galaw nila. Pero parang may pullback dito sa Europe market natin. Ha? So ito ba yung ano, yung missile na yon, epekto ng missile. Ayan, so buong ano pala, buong Asia. So hindi lang naman pala tayo. So ayan, no? Puro mapula. So si Shenzhen drop ng 1%, si pa ba, si na Japan, up si Japan eh. Hong Kong minus 0.47, and then the rest, medyo mapula dito sa bandang Asia naman natin. Okay? So yan lang muna yung galaw. Hindi natin makita yung nandun sa baba ng ating mga yung mga kwento ng mga stocks natin. Okay? So si ito si ano, hindi pa nakakilala kay ano, Bankman-Fried. Ayan. So piniprito ngayon yung ano, yung company niya, yung FTX niya kasi nag bankrupt. So ito yung mga galawan ng ating cryptos for today. So 16K 274 yung BNB, 16K si BTC, BNB is 274. XRP 0.38, Ethereum is 1,200 naman siya. So, ayan, ano ba, kailan na bang kuhanin yung mga cryptos natin? Kasi di ba yung mga usapan natin, mga brokers ang ano, mainit ngayon dito sa ating mga cryptos kasi nga nag-fail sila. So, once mag-fail kasi yung trust ng ano ng tao dito sa mga crypto exchanges natin, nag-withdraw. So, nagkakaroon ng collapse ng mga prices po ng ating mga cryptos. Okay? So, yun lang naman yung nakita natin sa overall picture ng ating market. So, punta tayo ulit dito sa ating pinaka-chart naman. Okay? So, punayin natin si Converge. Yun, good vibes sa good vibes yung mga ano, Converge natin. So, mukhang maganda pa rin hawakan, no? Kasi, ang laki kasi ng volume niya ngayon, eh. Tingnan natin yung ano, may sumakay ba dito? Meron yata siyang ano, eh. May karga to, eh. So up siya ngayon ng 8.18%. Laki. Laki ng karga. Oh. So bumalik na rin sila. 127 million net foreign buying. CLSA call buyer. CLSA call JP Morgan yung ating pinaka main seller. So ito yung mga medyo mahirap tansyahin, no, na medyo may kita ka na kasi nasakyan mo siya. More than 20% na siguro yung iba sa atin. So minsan kasi pag ganyan, di ba? And then malapit na rin naman sa ano, overbought condition. Medyo malapit na mag-peak. So yung usapan natin kahapon, tama ba kahapon dito, di ba? So siya yung nag-resist ngayon. So bukas kung kaya niyang basagin 'yan, maganda 'yan kasi ang next na pinaka main resistance natin dito talaga sa 16.91. So although malayo pa naman siya doon sa usapan natin na fair value nung nag-review tayo sa kanya is more than 20 pesos. So anyway, siguro meron pa nga din eh kasi may volume to. So anyway, tignan mo na lang ako, medyo late ka na nakapasok dito kay Converge. So meron din ako nga ako sa kanya, nakabili. Third candle na nga ako bumili sa kanya, inantay ko munang mag-breakout dito para medyo malakas yung ano natin, conviction. And then sumang-ayon naman yung galaw ng ano ng market natin. So fold. Hold ang ginagawa natin. Tingnan natin kung kaya niya tong ano 17 natin dito sa or 16.8 siguro dito sa MA 100 bago siguro magkaroon ng pullback itong si Converge natin. So although, 'di ba, sabi natin 20 pesos yung pinaka fair value niya, yung stock naman natin hindi naman ano, hindi naman yung dire-diretso ng market, nagkakaroon pa rin siya ng pullback. So be ready na lang, hindi natin alam kung kailan darating yung pullback, pero ngayon yung pinapakita niya is bullish pa naman itong si Converge, especially lumalaki yung ano, yung volume at saka yung mga kandila natin. Okay, so hopefully matuloy siya. Ayan, so medyo bias yung review natin kasi meron din tayong hawak na Converge naman. Okay, congrats po. And then next si dito. So finally, natuloy pala, no? Yung setup na tinitingnan natin kahapon. So yun na pala yung inaantay niya para magkaroon siya ng reversal ng price action. So ganda rin ang galaw niya. Oh. Laki ng kandila ni ano dito natin. So tingnan natin. Ha? Congrats ha, dun sa mga may hawak, 7.64%, 3 million net foreign buy. Call BDO ang buyer and then call Papa yung ating pinaka main seller. So breakout din to. Oh. Ayan oh, breakout to. Oh. Si Converge ba? Meron breakout ba tawag natin? Breakout hindi. Ano lang, continuation ng ano ng pattern niya. So ito breakout si ano, si dito kasi. Ito yung previous na conso area. And then saan ba yung next? Ito, ito muna yung ano kailangan natin basagin. Mga 3.2. Kasi ito yung peak niya last time, di ba? Magkaroon siya ng inverted hammer naman. Okay? So, ayan. Nakabawi na yung mga naipit dito last time. So, nag-drop siya ng 14%. And then,
binawi din niya. And then ngayon, ang ganda ng ano eh, ng chart niya, oh. So pag titingnan mo higher low, and then medyo malaki yung ano niya, yung trading range. Ayan. So yan yung pinaka trading range. Sakto siguro, oh. MA 100 baka. Hopefully abutin niya hanggang dito. So hindi na magpipiso si ano, ha, si dito natin. Hindi, sabi kasi mga nababasa ko dito, balik dos, pero ayan. Buti na lang, nag-reverse na. So based sa history niya, pag tinignan mo siya, MA 100 yung ano, pinaka main talaga na ano, major resistance na kailangan niyang basagin. Kasi lahat dito false, pero puro false breakout siya eh. So anyway, dito lang muna tayo. Medyo malapit na rin kasi, kaya tinignan natin yan. So 7.64%. Congrats mga dito na tics natin. ASEN. So finally, bumabalik na rin yung, ano, yung price ni ASEN. Pero laki ah. Laki na ng dila. Nag-conso siya ng matagal. So from October 10 hanggang November 16. So isang buwan din yung consolidation ni ASEN bago siya namigay ng 8% na gain. So malaki yung gap, yung galaw niya kasi ito wala siya masyadong resistance. Ito talaga pinaka-resistance niya. So naging low pala yung ano, yung kahapon na candle natin, oh, yung breakout niya. Hindi rin natin napansin 'to, meron siyang volume. So ngayon nag-over ano na, nag-overbought na yung kandila na ay yung RSI natin. Hopefully meron pa siya ilang araw bago magkaroon ng profit taking. So okay din yung kanyang MACD formation. So ito na. Currently parang si Converge lang din nasa immediate na resistance. So tingnan mo na lang, baka normally kasi pag ganito gap up and then pagdating ng hapon is profit taking kasi medyo malaki na rin yung ginalaw niya. Konti tingnan mo yung overall trend natin simula dito is 20% na rin yung ginalaw ni ASEN natin. Okay, so congrats doon sa mga long-term investors natin. So mukhang pabalik siya dito sa 8 pesos. Parang 7 or 8 yung ano eh, fair value na alam ko dito kay ASEN naman natin. Okay, so sa mga minero natin, saglit, silipin natin, nag-doji si ano, tingnan natin si Mark. Nag-doji din eh. Ayan o, nahirapan si Mark ha. Si Nickel, eto medyo successful na. Ah, nag-ano din siya, ano ba tawag dyan? yung cross natin, undecided candle. Eto si APX, so medyo pumipitik siya. So anyway, at si ano, FNI yung pinaka trending natin. So medyo nagkaroon siya ng pullback pala. So gaano kalaki ba yan? Mabot din siya ng ano, 4%, 4-5% din yung ano, ginalaw niya. So meron siyang bearish candle. So watch out na lang kasi syempre alam mo na, pag nakakita tayo ng mga ganyan, nagtatakbuhan kasi yung mga ano niyan eh, mga traders and then nag-aantay na lang ng ano, catalyst ulit bago sila pumasok. So anyway, overall picture is okay. Pero kailangan lumampas to, kailangan magkaroon siya ng green candle para sabihin natin, ano lang to, profit taking. Kung hindi, correction tayo and then wait na lang dito sa ano, mga pinaka support level. So nagano naman siya eh, nag-breakout naman sa ano eh, MA 100 natin, di ba? Actually strong siya kasi ang tagal niyang hindi makalampas sa MA 100 din. Okay? So overall picture is okay pa naman si FNI. So wait na lang daw sa mga naipit sa taas. Meron siyang 0.87% na gain, minus 4 million net foreign buy, I sell. Call May Bank ang buyer and then May Bank BCSEC yung ating pinaka main seller. So ganyan na lang muna and then mapapansin mo yung ating MACD formation is very good din po itong si FNI. Okay, next si Mary Mart. So nagtatalbogan na. Ang ganda ng ano niya. Oh. So meron siyang very very high volume. Tingnan natin yung ano niya, price action. So okay kasi yung earnings po nitong si Mary Mart. So 7.5. Tingnan ko yung ano niya eh. Q1, Q2, Q3, pero okay naman yung earnings, di ba? Pero di ba, hindi umakit yung price niya eh. So, pero ngayon, nag-breakout siya. So, lakas. 7.5%. Meron siyang net foreign na 85.4K. So, malit lang. Call Mercantile ang buyer and then FYAP call yung ating pinaka main seller naman. So, breakout din sa MA 100. Very good. So, hopefully meron pa siya 1 to 2 days bago siya magkaroon ng consolidation. Next na resistance is dito sa dito siguro mga 1.36. Ayan. So finally oh, umakyat na rin siya ng nag-above na rin siya ng piso itong si Mermer kasi laki na rin ng ano drop niya oh. Mantay mo nag 8 yata to dati, yung pinaka peak natin oh. 7, 8 tapos ngayon piso na lang si ano si Mermer. So anyway, good vibes tayo sa kanya. Parang meron pa naman siyang igagalaw based dito sa price action at saka sa
ng RSI at saka yung ating pinaka-MACD formation naman. Okay? So next natin si Tech. Hindi ko makita kung bakit siya ano, pinag-usapan. So siguro, ano, maraming talaga may hawak sa kanya and then inaantay din na magkaroon siya ng breakout kasi nagkoconsult din yung, ano, yung price action. So ngayon, wala pa. So bantay mo na lang kung magkaroon siya ng breakout. Di ba, malalakas kasi isipan ng mga stocks natin. Meron, siguro pinag-uusapan to, meron siyang gap dito. So tama-tama, potential pitik kung sino man yung ano, bakit pinag-usapan ngayon itong si Sir Tech natin. So kung alam nyo, paki-post na lang po dyan sa comment section natin. Wala akong makita na reason eh bakit siya nag-top dito sa mga trending stocks natin. Okay? So based sa kanyang price action, hindi naman siya gumalaw eh. Nag-loss siya. Oh. -1.95%. Call FMS ang buyer and then Abacus call yung ating pinaka-main seller. So baka hindi lang ako updated. Pero wala akong nakita doon sa ano, sa post doon kay Investagram sa mga kanina. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa market. So, very good po yung nakikita natin na galaw for the coming few days pa. So, hopefully hanggang Friday nitong index natin. Kasi meron na tayong net foreign buying. So, kung nag-worry ka pa rin doon sa mga hawak mo na stocks kasi hindi gumagalaw, check mo muna yung ano, yung funda, meron ba siyang good earnings ba? Kasi minsan delayed lang yung iba, nakafocus yung karamihan ng traders sa isang particular na stock and then after noon mag-profit taking nila. Sunod naman yung mga ano, iba pang undervalued na stocks natin. Okay, so yun lang muna yung ating galawan dito sa ating market. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So check mo yung ating membership button, yung ating CryptoKoto Facebook account, Facebook page, tapos Budegbig, Money Earners, Twitter, and then yung mga gusto po ng guide dito sa ating market is check po yung ating Patreon channel. So open na open po yan sa mga kasama natin na traders at investors sa PSE market. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.